Tapos ito yung ating carbonara. Welcome back to my channel. It's me, Lian, again. And today is a special day kasi December 8th and it's holiday. It's Immaculate Conception. First day and also it's my birthday! And I'm very, very sad. But I'm trying to be positive but deep inside of me, I'm very sad kasi hindi natin magagawa yung ating pinangako for tonight at 9 PM na Android tablet. But itutuloy ko po yun. Promise ko po yun, maging okay lang ako, maging okay lang yung financial status namin for the hospitalization ng daddy ko. And then I'll come back to you and tutuloy natin yung aking Android tablet, diba? So, ngayon, just to be positive lang for this day, kasi nga ayoko namang masayang lang yung araw ko sa lungkot. Anyway, ang naopilahan naman na yung daddy ko successfully kahapon. So, ngayon is nasa process siya ng recovery pero i-discharge siya by Thursday. So sa ngayon, since birthday ko, wala naman ako ibang ka-celebrate ng birthday ko, magluluto ako na nabili ako kanina sa groceries. Magluto lang ako ng carbonara at saka na veggie ham sandwich lang. Yun, chicken para sa kapatid ko na nasa hospital ngayon na nagbabantay sa daddy ko at saka pa sa daddy ko. So yun, magluluto lang ako. Yun ang main purpose ng aking vlog. So, let's start cooking the carbonara. Okay, frying pan. Kasi ang una natin gagawin is lulutuin muna natin yung ating meat. Okay, ang meat ang gagamitin natin is bacon, tapos meron tayong mushroom, then parsley, and then we need to make it very salty. So, yun. So, first, kailangan natin is lagay tayo na so, nag-upis naman ako ng kamay. So, itong bacon, isang packet kaya ng bacon. I-cut nyo lang ng ganito kalakapan. O ganyang kalalaki. Sige naman natin yung oil. So, you can use olive oil, you can use corn oil, you can use ordinary oil. Pwede rin naman. Any cooking oil. Why not? We can put that bacon na. And then, maglagay tayo ng 2 chicken cubes. Actually, ang bacon naman luto na. Kaya lang natin ito niluto ng ganito is kailangan natin siya mas maging salty pa. Para pag nilagay natin sa sauce natin, magbabalance din lasa niya. So, magtataka kayo bakit salty dapat to. Kasi yung ating parang sauce base, matabang yun eh. So, hindi natin lalagay ng pampalasa. So, lahat ng pampalasa, dito natin ilalagay. So, ngayon, I'm adding salt. Iodine salt. Okay. Then, we can put na the mushroom. Tapos, itong parsley, habang hintay natin yan, huwag niyang tatakpan. Habang hintay natin yan, so, mag-chop tayo ng parsley. Yung dahon lang, huwag din kasama yung tanghay. Okay.
Okay, then lagyan natin yung ating parsley. So, ang kilala natin dito is of course yung mas maluto lang yung bacon. At saka actually yung bacon and mushroom okay na rin naman na siya. So, i-ano na natin, i-dry lang natin siya ng konti. Then after this, we're done. We're done with the meat. Okay, ang susunod naman natin gagawin is yung sauce. Okay, ngayon naman ang gagawin natin yung sauce ng ating carbonara. Okay, ito yung ginawa natin na bacon and mushroom. So ngayon yung sauce naman. So sa sauce, ang kailangan muna natin gawin ay magsama muna tayo ng cheese at ng egg. Ito ay ano lang naman to, cheddar cheese lang. So nasa inyo yung kung gaano karaming cheese ang gusto nyong ilagay. So ito actually dapat to 1 bar. Pero nabawasan ko na yung cheese eh, pinalaman ko na. Then lalagyan natin siya ng egg. Actually, ang original carbonara, o merong mga nagluluto ng carbonara na cheese and egg lang ang hinahalok. Walang gatas, walang anything. Pero tayo, it's a combination of egg and milk. Kasi ito yung magpapalapot sa carbonara natin. So, I'm putting 5 eggs. So, yan. Batiin lang yung egg and cheese. Okay, ang next step natin, buksan natin ating kalan. Perfect idea to para sa darating na Pasko o Noche Buena. Kung gusto nyong gayahin, why not? Diba? At least, matuto kayo ng other way of cooking ng carbonara. So first, ang kailangan natin gawin is kuha tayo ng whisk. Then, painitin muna natin tumiigit, then we can put all our butter. 1/4 of butter. Pero, if you want more buttery, you can put more. Ito yung mga nilalagay ko, yung mga natitin ako lang sa ref. Para, makabila ko ng bago ulit. So, tunawin na natin yung butter. And then, ang next niyan is nalagyan na natin siya ng flour. So, all-purpose flour pwede, wag lang bread flour. Kasi iba yung lasa ng bread flour. May lasa yung bread flour eh. So, dapat all-purpose flour ang gagamitin nyo. Ito, matagal ko ng recipe ito na carbonara. Siguro mga more than 20 years ko na itong niluluto. Okay. Then, tanggalin natin muna siya sa fire. Then, we can put the flour. Ito, mga natira ko ng flour din ito. Para maubos na. Actually, normally mga half cup of flour lang naman ito. Tapos mix lang. Kaya natin matunaw yung flour dun sa may melted butter. Okay, so magiging ganito yung consistency niya. Okay. Then, after neto, isolidan natin ng konti. So magiging ganito na siya. Ngayon, ang next natin, be careful ha, huwag niyo bababad sa apoy yung mixture ng flour tsaka butter, kundi masusunog siya. And then, we can add itong isang buo ng full cream milk. Wag yung non-fat. Dapat ang kukunin nyo, wag rin yung pure milk. Dapat full cream milk. So, make sure full cream milk yung gagamitin nyo. Then, haluin lang ng whisk.
pag kumulo na to, maintay natin siya kumulo, pero kailangan continuous yung halo kasi nga may flour, di ba? So, kailangan ma-spread maigi yung flour dun sa milk para yung consistency niya maging even at maging maganda yung texture. Kasi kapag hindi nyo rito nahalo ng tama, yung flour bababa. So, hindi pwedeng mapabayaan na hindi siya continuously haluin. Kasi tendency niya, pag kung na-steady mo ng ganyan, yung flour niya bababa, tapos ma-stuck siya sa ilalim, then masusunog siya. So, para maiwasan natin yung masunog yung flour sa ilalim, o merong mamuo, so sayang naman yun, kasi consistency pa rin naman yung nahabol natin sa ating carbonara. So, relax lang pag nagluluto. Ayan o, medyo mararamdaman nyo, habang continuously siyang hinahalo, medyo mararamdaman yung nagiging heavy siya ng konti. Ibig sabihin, lumalapot na siya ng konti dahil nga dun sa may ating flour. Maglalagay tayo ng isang chicken cubes. Isa lang. Kasi dito naglagay tayo ng dalawang chicken cubes. Then salt. Tapos dito, another chicken cubes. Then, mix. Medyo tiyagaan lang to kasi nga consistency yung hinahanap ko. So, tiyaga lang sa pag-ipot. Alam niyo naman, ang pinakamasarap sa pagkain, yung pinaghihirapan. Diba? Pinaghihirapan ng luto, with puso, ganyan. Actually, madali naman siyang lutuin eh, kung tutusin. Ayan, medyo heavy na siya tignan. So, ang next step natin, kasi mainit yung ating fresh milk at nahalo na yung butter and flour at nahalo na rin yung ating chicken cubes, lalagay na natin yung ating egg and cheese. So, dito, sa paglagay, kailangan habang binubuhos mo siya, hinahalo mo rin siya. Kasi kapag hindi mo agad siya hinalo, ang tendency, mabubuyong itlog. So, ayaw natin yon. Ang gusto natin is, ang purpose ng itlog is para lumapot yung ating sauce. So, this is very healthy kasi may itlog, may milk, may cheese, diba? Ayan. So, lagay natin, ayan, oh, medyo heavy na siya tignan. Ayan, heavy na yung ating milk na may flour and butter, then pwede natin ilagay yung ayan, para makita nyo. So, habang binubuhos yan, dapat tuloy-tuloy din yung halo. Yan! Perfect! And then, after neto, so, eto na po siya, yung ating sauce. Okay? So, tika na siya. Pwede natin patayin yung fire. Then, ihahalo na natin itong ating bacon and mushroom na may parsley. Dito. Na very salty. Kasi wala naman tayong nilagay na salt other than the one chicken cube dun sa may cream natin. Ayun. Wow. This is our carbonara. Tara, bango! Then, sigahanan natin yung lasa. Sarap to. Perfect! Sarap! Not too salty. Sakto-sakto lang. Okay? Kahit marami yung nilagay nating salt doon sa ating bacon and mushroom. So, nung nahalo na rito, nag-balance lahat ng lasa niya. Sarap. Nalalasa mo yung butter, nalalasa mo yung egg,
dinarasahan mo yung bacon, di ba? So, ito na yung ating carbonara. Then, next natin is, magluluto na tayo ng noodles. Okay, for the noodles, wala kayong magagawin kundi magpakulo ng tubig. Okay. Tapos, maglagay kayo ng chicken cubes para dalawang chicken cubes para maging chicken broth in the thing. Para magkaroon ng lasa yung ating pasta. So, tunawin lang natin siya sa hot water. And then, maglagay tayo ng maglagay tayo ng oil para hindi magdikit-dikit yung ating pasta. So, be a little bit generous. So, tunawin lang natin. Ayan. So, parang meron ka ng chicken stock. Okay. And then, ang next natin gagawin is maglalagay na tayo ng pasta noodles. I'm mixing linguine and spaghetti noodles na may flavor na malunggay and carrot bits para mas healthy. Okay, first, hindi naman lahat kasi tatlo na naman kami kakain eh. So, half of this, more than a half. Okay, and then, almost a half of this. So, meron tayong linguine at saka spaghetti noodles na yung spaghetti natin may halong malunggay at saka carrot bits. So, wala kayong magagawin kundi gawing al dente yung inyong pasta noodles. So, paano nyo malalaman na al dente yung pasta noodles? Huwag nyong iwan. Baka pag iniwan nyo lumagsak, tama ba yun? O hindi maging maganda yung luto niya, tsaka baka magdikit-dikit. Anyway, naglagay naman tayo ng oil, so tendency hindi naman siya dapat magdikit-dikit. Actually, malilan din maluto ito kasi nga, ang linguine is flat noodle siya, pero mas manipis. Unlike sa fettuccine, mas malapad yung pagka-flat noodles. Yun. Pero dito, naghalo tayo ng spaghetti para may makita tayong flat, may makita tayong round, so medyo playful ang dating sa mata. Okay, para check natin kung okay na yung ating pasta, we can get one noodle. Medyo minit, no? Sarap. Medyo okay na siya. Cutting-cutting nila. So, okay na yung ating pasta noodles. Pwede na natin siyang i-drain. Hugasan sa water. Okay. So, turn off na. Okay, so meron na tayong pasta noodles. So, ito na yung ating pasta noodles. So, ito na yung pasta natin. Next natin gagawin is gagawa tayo ng breast chicken na fried lang naman. Okay, naka-freshen up na ako. Pati na natin pagkain ka na dati. So, meron ako yung ito yung sandwich. Okay, yung ating ano to? We can call it ham garden sandwich, di ba? Tapos, ito yung ating carbonara. Tapos, ito yung chicken. So, magandang partner to dito sa carbonara. And, tapos, meron kang garden sandwich. Perfect. Yeah. So,
Ready to go na to? So nga like, kuriya lang, bilaban. Ayan, oh, parang kuriya na ang balot. Okay. Okay, so yun lang. Hatid ko lang to kay Daddy sa hospital. So see you later! Okay, nandito na tayo sa hospital. Sakto, tumawag yung nursing station at ina-update ako sa billing. And they are requiring me na mag-down na naman. Kasi na-consume na namin yung first 2 down na binigay namin. So ngayon pinag-down nila ulit kami. So sige lang, laban lang. Diba? So tawagan ko na yung kapatid ko para bumaba na lang dito. Tapos diretso na lang ako sa billing. Afternoon, balik na ulit sa bahay. Pero bibili muna ako ng tissue para kay Daddy. Okay, so balikan ko kayo. Hintay lang natin si Jones bumaba. Okay, tapos na tayo magbigay ng pagkain kay Jones sa kay Daddy. And nakapag-deposit na rin tayo ng additional payment para sa hospital. So, first day pa naman ng checkout ang discharge ni Daddy. So, may ilang araw pa, 2 days pa. So sana kayanin ng budget, di ba? So yun lang, balik tayo sa bahay. Tapos i-prepare ko naman yung pagkain na handa ko para sa birthday ko. Diba? Birthday sa akin. Okay, so andito na ako ngayon sa bahay at nahatid ko na ang pagkain kila Daddy. So ngayon naman, ako naman ang kakain. So hinanda ko na yung mga pagkain. So here, meron tayo rito yung ating, ito yung chicken, okay, and then we have also our yung sandwich at saka yung ating carbonara. Okay, so tikman na natin yung ating ginawa, okay. So kain tayo, happy birthday to me. Sana lang dito kayo, I can share the food with you, diba? So anyway, magandang idea rin to para sa inyong Noche Buena. So, mura lang siya actually yung ginastos ko. Mga around 1,000 pesos na to, promise. Okay? So, mix muna natin tong ating pasta. Siyempre, hindi ko to uubusin at hindi ko kaya tong ubusin, no? Pero sa, kung ano na yung kaya natin kainin, hindi naman kailangan kainin lahat. May bukas pa. Diba? Ayan, sarap. Okay. So, ito yung ating pasta. Okay. Ah, may kulang ako. Kailangan ko ng parmesan cheese. Taraan! So, ito yung parmesan cheese. Ayan, sarap. Okay. And then, manatin. Gano'n siya kasarap. Well, alam ko naman masarap siya. Ito ang lasa ng French baker. To be honest, recipe ito ng French baker. So kung nakain na kayo sa French baker, ito yung lasa niya. Parehong-pareho. Kasi, I used to work for French baker, so nag-cook ako sa kanila, so na-copy ako yung kanyang pasta. Sarap. Ang perfect dito, itong chicken. So meron kang pasta, meron kang chicken. Wow. Sarap. At siyempre yung sandwich natin. Ito yung ating ham sandwich. Ayan, no? Yung ham sandwich natin. So, ham garden sandwich ang tawag ko rito. Anyway. Kasi para sa akin napaka-healthy yung salad. Kasi para siyang salad na rin the same time yung sandwich. Sarap.
Hold on. Perfect. So bad. Okay. So if you like this channel at may natutunan kayo, please like my video. Tapos kung bago kayo sa aking channel, mag-subscribe kayo down below tapos click nyo yung bell button para ma-notify kayo lagi sa mga bagong video na i-upload ko. Sabi ang sarap. Yun lang, malungkot kasi mag-isa lang ako. Wala akong ka-celebrate. Pangalawa, hindi na ako pwede basta-basta mag-invite. Dahil nga, pandemic pa rin, may virus pa rin. So, ito yung sad part, mag-isa ka lang. Pero at least na-share ko yung food ko dun sa dad ko at sa kapatid ko. So, yun. Then, yung matitira dito, siguro daling ko sa office yung iba, di ba? Matutuwa yung office mate ko si Pam. Sarap. Perfect. Ang sarap talaga ng sandwich na full of garden ingredients. So bad. So yun lang guys. Thank you for watching. Salamat sa pagbate. Thank you. Bye!